Ang galing niya lumapit sa mga tao, ang galing niya lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo, tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga may init na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na ano? Na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan. Yung may hirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, eh sino pa nga ba, kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning, good morning, good morning! Yan, magandang araw po, Batang Maynila Toits. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, ay pinag-aaralan po ng PNP na nakasuhan ng obstruction of justice. O bakit daw? Eh dahil sa isang interview dun po sa Tacloban ay sinabi ni Pangulong dating Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Kibuloy. Eh nung tinanong ng mga reporter kung nasaan, sabi niya, secret. So, nako, ang daming naging usapan dyan, ang dami po naging mga reaksyon ng ating mga kababayan. Iba nagsasabi na dapat hindi ganun si dating Pangulong Duterte, dapat makipagtulungan siya dito sa gobyerno ni Marcos, dahil unang-una, itong si Kibuloy ay isang fugitive. Pinaghahanap na po siya ng batas at kapo ay may inaharap na patong-patong na kaso. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, dyan, lalong-lalo na dyan po sa Amerika. So sabi ng ating mga kapulisan, titingnan nila kung itong ang ginawa ni Duterte ay isang kaso ng obstruction of justice. So ito, pakinggan natin itong report tungkol dyan po sa issue na yan. Kinumpirma ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nagbibiro ang dating Pangulo nang sabihin niyang alam niya kung nasan si Pastor Apollo Kibuloy, pero secret lang. Pinag-aaralan ngayon ng polisya kung maaaring sapahan ng reklamo obstruction of justice ang dating Pangulo. May ulang balita si Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Kapo pa na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam mo kung saan si Pastor. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pina-arestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statements may be may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya para just to tease yung mga kaharap niya? It's just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng i-gate ang attorney-client privilege o yung nagpo-protect sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya ay nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP. Makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nare-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante.
Itong unang balita, Jonathan Andal. Alright, so ito guys, ah, ito para sa akin. Kasi unang-una, hindi talaga sasabihin ni Duterte kung nasaan si Kibuloy. Unang-una, syempre magkaibigan yan, mga Davao boys yan eh. So hindi maglalaglagan yan. Lalong-lalo na, ito pang si Duterte ay itinalaga ni Kibuloy bilang administration ng kanyang ari-arian. So malabong malabo na ilabas ni Duterte kung totoo man na alam niya, hindi niya sasabihin yan. So ito lang ang masasabi ko dyan. Itong PNP, naku, alam niya mag-concentrate na lang kayo sa paghahanap kay Kibuloy. Kasi kung tutuusin, hindi mo nga pwedeng pagbasihan si Duterte. Alam mo si Duterte, iba-iba sinasabi niyan eh. Ah, hindi mo na malaman kung ano totoo dyan sa sinasabi niyan eh. Si Sara, minsan kinokontra Sara Duterte. O sabi niya, hindi naman daw talaga sila tatakbo. Tatlo silang mag-anak sa Senado. Sabi naman ni Sara, tatakbo. So, wala kang makukuhang matino dyan. So, ito malamang biro lang. O kung hindi man biro, wala kayong makukuha ng matino dyan kay dati Pangulong Duterte. So, pinakamaganda sa PNP, sa totoo lang, total, ang laki-laki ng inyong intelligence funds. Oh, dapat ang gawin ninyo, magsikap kayo, hanapin si Kibuloy. Yan yung trabaho ninyo. Huwag nyo napakinggan si Duterte. Alam nyo, nililin lang kayo, nililis lang kayo niyan eh. Nilalansi lang kayo ni Duterte. Kayo naman, iniintindi nyo pa. ang gawin ninyo, mag-concentrate kayo. Ayusin nyo yung paghahanap kay Kibuloy. Kasi sa totoo lang, ang tagal na eh. Diba? Ayun, ito may panibagong issue. Dito kayo tumututok. Huwag doon, tumutok kayo doon sa paghahanap kay Kibuloy. Hanapin nyo si Kibuloy. Wala naman pakialam si Duterte dyan eh. Hindi niya trabaho yung ituro sa inyo kung saan. O kahit sino man, hindi dapat kayo maasa na ituturo. Kahit sino man, makasamahan nila, kaaway nila. Huwag nyo nang asahan yun. Kayo ang kumilos. Kayo ang gumawa ng paraan para mahuli si Kibuloy. Kayo yung umaksyon. Huwag kayo nga asa doon sa sabi ni Duterte, alam ko kung nasaan ngayon, babantay niyo si Duterte. Totoo ba na nag-uusap-usap sila? Although, parte yun, syempre, sa paghahanap ninyo. Pero huwag kayo nun umasa. Magtrabaho kayo. May sarili kayong mga intelligence. Ibig sabihin, mas magaling pa yung intelligence ni Duterte kaysa sa inyo, PNP, ang dami-dami ninyo. So, para sa akin, magtrabaho kayo, PNP. Gawin nyo yung trabaho ninyo, hanapin nyo si Kibuloy. Oh, kung wala na sa Davao, dyan lang ba kayo naghahanap sa Davao? Kung wala na sa Davao, hanapin nyo sa ibang lugar. Diba? Hindi yung aasa kayo, sabihin ng tao na alam niya, alam ni Duterte. Alam ni Duterte. Imbestigahan natin si Duterte, baka makita natin si Kibuloy eh. Wala yan eh. May iba-iba sinabi niyan, nilolo ko lang kayo niyan, tinutulungis lang kayo niyan. Kayo naman eh, naniniwala. Sa 10 sinabi niyan eh, siguro 12 ata. Joke. Diba? So sa PNP, ayusin niyo na lang yung trabaho ninyo. Ayun na lang ang gawin ninyo, wag na kayong papetiks-petiks dyan. Kumilos kayo. Para saan pa yung dalawang batalyong SAP na pinadala nyo dyan? Anong ginagawa dyan? Ayahay. Pero mo, dalawang batalyon. Sabi nila, 2,000 daw yan. Anong ginagawa ngayon ng batalyon dyan? Paupo-upo, pa-swimming-swimming? Yung tanong namin, anong ginagawa ng SAP dyan? O, hinihintay lang ng SAP yung order ng mga boss nila na intelligence na hanggang ngayon wala pa rin. So, yan po yung gawin ninyo dyan po sa PNP. Huwag kayo maniniwala kay Duterte, yung joke lang kayo niyan. Pinapaikot lang kayo niyan, nilalansi lang kayo niyan para kayo naman, hindi kayo makapagtrabaho na maayos. O na, hindi naman talaga ata. Para ewan ko ba sa inyo. So, yan lang mga kababayan. Dito, yun lang naman eh. PNP, ayusin nyo yung trabaho nyo.
gawin nyo lahat para mahuli si Kibuloy kasi trabaho nyo yan, di naman trabaho ni Duterte yan eh. Ano ba pakialam ng mga, lalo na ibang mga personalidad, di naman nila trabaho yan, trabaho nyo yan PNP. Yung mga lalaki ng sweldo nyo dyan, yung mga opisyalis nyo dyan, naku, magtrabaho naman kayo. Diba? Sayang naman yung mga intelligence funds ninyo, confidential funds ninyo dyan. Kung hanggang ngayon, di nyo alam nasan si Kibuloy, buti pa si Duterte, alam. Kayo, hindi. Ano ba naman yan?